sinira ni Lee Satanas at ang kanyang mga, yung mga bataan niyang niyakap na ng Tita Aida at mga bayaran, mga jutang ginimes. Babalikan ko uli yung July of 2022. Nung nasa Pilipinas ako, na sinisimula ng sirain ni Lisa Marcos, etong si Attorney Vic. Walang mailabas ang kampo ni Lisa na isang offshore account ni Attorney Vic Rodriguez. At bakit nila hindi kinasuhan? Napatawag si Lisa Tanas ng meeting with Abalos, Ang Ping, at Lagdameo, at iba pa. At umakting siyang presidente. At talagang, ano doon, ang description nga doon sa book ay, umarte siyang akala mo eh, kung sino na nakapamewang na... So yung mga nandoon, mga kababayan, sa book na ito, ay confirmation sa napakaraming expose natin. Pero umpisahan natin na tama ang nakalagay sa book, number one, yung itinakil doon ni, well, yung ang umpisa talaga, na pinagbintangan si Attorney Vic Rodriguez, sinira ni Lisa Tanas at ang kanyang mga, yung mga bataan niyang niyakap na ng Tita Aida at mga bayaran, mga jutang ginimes. Babalikan ko uli yung July of 2022. Nung nasa Pilipinas ako, na sinisimula ng sirain ni Lisa Marcos etong si Attorney Vic Rodriguez. I was there in the Philippines July 22 nga ako, 22, 23 ako bumalik ng Amerika eh. So anyway, doon pa lang nakaramdam na ako nang wala talagang unity team, at doon pa lang nakaramdam na ako na something dito kay Lisa Tanas at sa mga kanyang kampon. Kaya kami nag-speak up. So dito sa book na ito, meron doong scenario na si Lisa Tanas ay talagang walang hiya. Dito muna tayo simulan sa pagsira nila kay Attorney Vic Rodriguez na nagbibenta daw ng appointment, meron daw 69 na offshore accounts. Ulitin ko, for sure yung nakafollow sa akin, naalala nyo to. Isa po sa kaklase ba ni Marcos to, basta very close sa kanya, ang nag-feed sa akin about kay Attorney Vic Rodriguez, about dito sa offshore account na sinasabi nila. So imposible naman na magkakaroon ng offshore account ang isang executive secretary na hindi umaalis ng bansa. Paulit-ulit ko sinabi sa inyo, kung meron siya mga offshore account na galing sa pagnanakaw or whatever, di ba? Bakit hanggang ngayon, tama yung book, walang mailabas ang kampo ni Lisa na isang offshore account ni Attorney Vic Rodriguez, at bakit nila hindi kinasuhan? Imagine mo, out of 69 accounts na sinasabi nila, ni isa doon wala, at hinahamon pa nga sila. I think sa mga interview ni Attorney Vic, nasabi niya na, hinahamon pa nga sila na, yun na, magbigay kayo ng isang account man lang na meron ako at mag-execute ako ng SPA. So you can withdraw the account, you know, whatever, ganyan. So doon, na-confirm yung ating mga, of course, ang ating opinion, ang ating pagsasalansan sa mga bagay-bagay. Meron ako nabasa doon na part na nung time na nagka-COVID si Bangag Jr., that was in July, na nagpatawag ng meeting si Lisa Tanas. Nagpatawag siya dahil si Kuting ay may COVID-COVIDan, okay? Nagpatawag si Lisa Tanas ng meeting with Abalos, Ang Ping, at Lagdameo, at iba pa. At umakting siyang presidente. At talagang, ano doon, ang description nga doon sa book ay, umarte siyang akala mo eh, kung sino na nakapamewang na nag-ano-ano kay Attorney Vic, nagngangal-ngal-ngal-ngal kay Attorney Vic kasi gusto niya siya ang masusunod. So, July daw yon nangyari yung ano na yon, yung eksena na yon. Hindi ko na ililiteral yung ano ah, yung kwento, kasi wala nang excitement pag inano natin yung book. Pero, eto yung generalization lang. So, naalala ko, na ikwento ko na to sa inyo, nung 2022, na si Lisa Tanas, dahil nung time na yon nagngangal-ngal siya kay Attorney Vic during that time, ang ginawa during that meeting, dahil hindi sila nagkakaroon ng peace of mind dahil demonita to si Lisa eh. So nagkaroon ng Zoom meeting with Kuting. So nung Zoom meeting, di ba, meeting, nag-meeting sila personal with Attorney Vic at yung tatlong yon, tapos biglang pumasok si Marcos Jr. sa Zoom meeting, naulat ko to sa inyo eh. Kumbaga doon eh, sinabihan si Lisa na, kumbaga,
sabi nga, hindi ko na mababasasabihin yung exactong statement. Kumbaga, kinampihan during that time ni Marcos Jr., pinanigan niya si Attorney Vic na somehow he's doing the right thing as an executive secretary. So, ang ginawa ng bruha, ng babaeng leader ng sindikato ay nag-walk out at pumunta ng Baguio. Ang sabi sa book, second week. Na tandang-tanda ko to, na may nag-chika boom-boom sa akin. Ito, pinicturean ko yung, ano ha, yung message sa akin ni Liza. Ito, na si Liza ay pinapunta sa Baguio dahil pakialamera, gustong siya ang masusunod sa lahat ng mga appointees. So, true enough, ito po yung message si Liza sa akin. Yung kanyang, ano, yung kanyang greeting sa akin. At napakinggan na lang natin. Ayan, July pala. Nakataan nyo yan, July 8, sabi niya, hello from Baguio. Pakinggan natin ulit. So habang binabasa ko yung book, eto yung mga pangyayaring yun. Sabi ko, eto yung sinasabi sa akin na pinapunta siya sa Baguio kasi epal siya. Hi, Maharlika. How are you? I got your message. I'm here now in Baguio. Taking a little break. I need to... Bukas ang stress, di ba? And think how the next 6 years are gonna affect my life. But I just want to say hi to you. And wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time and I'll see you soon, okay? Thanks. Thanks for all your help. Bye-bye. Okay. So yan yung mga time na yan. Okay, di ba? Ang bait-bait. Pero yung time na yan, so habang binabasa ko yung book, sabi ko, siguro ito yung time na nag-message siya sa talaga sa akin dahil siya malungkot dahil nga kinampihan ni Uting si Attorney Vic during that meeting, 'di ba? So pinabalikan ko yung nakaraan. Pinapakita ko lang po sa inyo yung mga pangyayari na talagang itong babaeng to ay isang malaking sindikato. Confirmed yung mga na-inform sa akin. So that's number two. Talagang grabe ang pagkawalang hiyang ng babaeng ito. 'Di ba nung September, 'yun yung time na talagang bugbog na bugbog na si Attorney Vic, talagang dinurog ng tinurog ni Lisa Tanas dahil gusto niyang mawala si Attorney Vic as executive secretary. Kaya naman pala, hindi kayo talaga makaka-move forward. Hindi kayo makakabangon kasi talagang nagpapatakbo sa bayan sa Pilipinas ay isang malaking sindikatong pamilya. Si Martin Araneta, si Lisa Marcos, at etong si Romualdez. Why? Dahil bago pa umupo si Attorney Vic Rodriguez as executive secretary, mga kababayan, actually may nag-post na nito. Kaya nga sabi ko, habang binabasa ko yung book, kung may matino lang tayong gobyerno sa Pilipinas, dapat kasuhan ang mga demonyong karakter sa libro ni Attorney Vic. Actually, bago pa yung libro niya, na-expose na rin natin to, yung mga pinag-uusapan natin. Pero alam niyo ba, mga kababayan, itong si Lisa ay nag-forward ng special list of applicants. Nasa book po ito, kaya you really have to get this book. Ayan, napost na to ni Mother. Ayan, special list of applicants. Okay? Si Lisa po ang may gawa nito. Nakalagay dito, mga kababayan, kung sino-sino ang gusto niyang ipa-appoint na kahit ito ay mga sindikato o ito ay mga masasamang record in the past sa government. So dito sa librong ito, kung matino ang ating may matino pang natitirang ahensya sa gobyerno, dapat managot ang Lisa Marcos, ang jutang genemes na si Martin Romualdez at ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta. Kasi yung mga in-expose ko sa inyo, nandito ang karamihan sa book ni Attorney Vic. So balikan natin dito sa special list of applicants. Imagine nyo, mga kababayan, kung natatandaan niyo si Taning ay nagpakalat sila ng kasinungalingan about me na kaya daw po ako ay naging kritiko ng bangag na si Junior Marcos Jr. ay dahil hindi ako nabigyan ng appointment. Nakakaloka, 'di ba? Nakakatawa ang kanilang mga kasinungalingan. Dahil dito, mga kababayan, si Taning ay nakasulat dito na ni-recommend, medyo bumalabo lang ito. Ayan o, as Politica of the Presidential Advisor on Political Affairs, at saka dinaldal niya 'to, 'di ba? Siya 'yung nakasulat diyan. Ayan 'yung pangalan niya, Burado lang o. Oh, yan, ni-recommend siya ni Lisa kasi gusto niyang magano dahil 'yun o, may tanning, 'di ba? Anyway,
May tanning daw, di ba? Alam niyo na yung story na yun. So siya pala ang nakalagay dito na nagpaupo. Imagine mo, ang galing nilang magbaliktad. Kasi kung gusto ko kung ako ay nag-apply, eh dapat nandyan sa listahan ni Attorney Vic na ako ay nagsabi kay Lisa Tanas, di ba? Tingnan ninyo mga kababayan, kung babalikan ninyo yung 2022. Pinakalat nila, kaya ako nag-start maging critic nitong gobyernong bangag dahil hindi daw po ako pinagbigyan na magpa-appoint dahil ako daw nag-apply. Kung si Lisa ang aking ka-elbow to elbow, which is siya naman talaga ang kausap ko dyan, hindi ba sana nasa listahan ang pangalan ko na ako ay nagpa-appoint? Well, wala. Okay? Dito sa listahang ito, may mga remarks ito. So imagine nyo mga palangga na si Marcos Jr. ay talagang weak at walang bayag at ito ay paglabag sa batas, paglabag sa konstitusyon, paglabag sa ating lahat na mga Pilipino dahil bilang isang presidente, siya ang may mandato para magdesisyon kung sino ang ia-appoint niya. Hindi kung ano ang gusto ng sindikato niyang asawa. Well, pareho na sila ngayon. So kung makikita ninyo, nilagyan yata ng ekes to si Taning eh. Ayan, no, nilagay ng ekes. Siguro si Attorney Vic naglagay ng ekes dito. Siguro yung nilagay ng ekes ni Attorney Vic kasi dumadaan sa kanya eh. Siguro yung X na yan, ibig sabihin, no, that's not possible. Diba? Yung mga may X na ganyan. Naalala ko pa, dahil sinabi ko rin sa inyo na handang-handa na si Taning na mag-o-taking dahil nagawa na yung kanyang barong during that time. Kaso lang naudlot ang kanyang pag-o-taking dahil in-ex nga naman ni Attorney Vic. Kasi paano mo naman tatanggapin yan? Eh parang yun, wala sa katinuan ang mga pinagagawa sa buhay. Dito sa special list na ito, mga palangga, lahat ito ay... Oh, ito mo yung mga pangalan dito ha. Ito yung mga minention ko sa inyo. Hindi man lahat. Ayan, Michael Ma, Special Envoy to China. Siya ay pang number 3. Number 3 sa listahan. See that? Michael Ma. Ayan po, Michael Ma. Imagine ninyo, so tumpak ang lahat ng mga information na nakarating sa atin. At pinakita na rin naman natin sa inyo yung video na inappoint itong si Michael Ma. Hindi natin alam kung kailan siya inappoint kasi yung pinalabas nating video dun sa Chinese Embassy na siya ay ino-honor o ini-introduce siya. Ito, balikan lang natin to. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. So nakita nyo na. So ibig sabihin, confirm talaga yung sinasabi natin. Pero kasi hindi natin alam kung kailan siya exactly in-appoint. So hanggang ngayon, kung may matino tayong mga reporter, mga media, yan ay tututukan ninyo. And then also itong mga dokumento na to, kung ito ay kasinungalingan, dapat kasuhan ni Lisa Tanas, si Attorney Vic, kung ito ay fabricated. Hanggang ngayon, hindi sumasagot ang gobyernong bangag at hindi po sila nag-release ng appointment letter o hindi nag-take ng oath si Michael Ma. Pero ang mga mainstream media, hanggang ngayon, ayaw nilang pag-usapan. Takot kayo kay Sindikato Lisa? Baka gurgurin kayo? Ito yung mga tinira natin dati, oh. Ayan, patay na to. Wala na to. Well, si Hubert Guevara, oh, wag na yan. Dead na yan. Okay? Questionable pa nga yung pagkatsugi niyan. Oh, ito. Questionable. Oh, ayan si Mel Robles. Diba? July pa lang, dun pa lang ako sa Pilipinas. Binuboljak ko na ito. Dahil ito ay may record, may kaso in the past. Kaya nga sabi ko, ito ba ang pagbabangon sa Pilipinas? Alam mo, sabi ng palangga ko nung ako'y nasa Pilipinas, sinabihan niya ako, sabi niya, wag ka munang magsasalita dyan patungkol sa mga ina-appoint ni Kuti, ni BBM, ni Lisa. Kasi hindi natin alam kung anong kayang gawin sa'yo. Alam mo, true enough talaga eh. Dapat, di ba sabi ko sa inyo, mag-extend pa ako nung time na yun, nung July na yun. I decided last minute, sabi ko, umuwi na ako ng Amerika. Kasi nag-aalala sa akin yung palangga ko during that time dahil ang nganga bells ko, nag-uumpisa na akong binuboljak ang gobyerno. So imagine ninyo, kung pala ako ay nag-stay for a while sa Pilipinas, baka pwede akong pagbintangan ni Lisa Tanas na gumurgor ng tao dahil ako ay kritiko katulad ng mga ginagawa ngayon sa mga inaakusahan nila na kumitil ng ganito, di ba? Katulad na nangyari kay Percy Lapid.